Praise you and glorify you, Lord Jesus. Maraming salamat po, Lord, for this opportunity. Let Lord God na magkatipon po kami upang mag-aral po ng inyong salita. Lord, we ask for your presence, Lord God, this afternoon. Samahan mo po kami sa aming pananambahan at pag-aaral, Lord. May nawa po ang aming mga pag-aaralan po this afternoon ay talagang tumimo po sa aming puso at maisabuhay po namin. And I pray, Lord God, na yung mga hindi pa po nakakasama po namin ngayon sa Zoom, I pray na touch them, Lord God, at nawa ay maka-attend na po sila. And I also pray for each and every one of us, Lord God. We ask for your guidance and your forgiveness to all of us. Lord, maraming salamat po. Binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papurit pagsamba. In Jesus' name, amen. Amen. Kaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmamasid. Ang nagkakaisa't laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at parating ang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa tina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian. Di nag-iinggitan at walang tampuhan kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawit sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayo na magkakalapit upang magkasama-sama. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmamasid. Ang nagkakaisa't laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at parating ang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa tina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian. Di nag-iinggitan at walang tampuhan kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawit sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayo na magkakalapit upang magkasama-sama. Kahit may problema at parating ang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Laging may galak sa tuwina. Laging may galak sa tuwina.
Amen. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Sister Sondra. Stop. Napaka-anointed, heartfelt worship. Hallelujah. Thank you, Father, for this time. Salamat, Panginoon, sa buhay na ibinigay mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa buhay ng aming mga pastors who love you with their whole heart and who lead us with knowledge and understanding. Salamat, Panginoon. Bless them, Lord. And right now, Lord, I ask you to give me divine utterance, Holy Spirit, and guidance as I share your wonderful words of love and reminding our little flock, hallelujah, our little flock, that you love them so. You love us so much. Sabi po sa inyong salita, do not fear, little flock. It is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Hallelujah. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Ang ating pong pag-uusapan ay tukol sa love of the Father. Ang sabi po dito sa... meron pong isang quote na sinabi dito na, "A happy family is a reflection of a good father and a loving husband." Ayan, hindi lang 'yan sa hindi po 'yan sa ano sa maliit na sa ano tawag dito, in the flesh. Hindi lang in the flesh. But I relate to this quote na God wants a happy family kasi we cannot make him paratang that he's not a good father. Diba? And even to the single parents, diba, ang sabi sa Isaiah, thank you, Lord. Halika na, pasok ka. Ang sabi sa Isaiah, he is a husband to the widow, diba? Your maker is your husband, ang sabi. So kahit widow ka, single parent ka, wala kang, you are an unmarried mother, that your maker is your husband. So he is a loving husband to you. Yeah. And a good father. Next. My next. Okay, another quote. "A dad isn't defined as the man who makes the child, but rather the man who extends his hands and time to help with the child's raising and his heart to love the child through anything." Diba? Anything and everything. Blood, yung physical blood, doesn't always make you a dad. Being a dad comes from the heart. And us, our identity, we have been adopted into the kingdom, diba? So, ganun yung love ni God sa atin.
si Jesus lang yung original child niya eh. Tapos tayo, how great is the love the Lord has lavished on us. Which brings me to 1 John 3:1. Yun yun. See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. And that is what we are. That is our identity. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng lavish? Alam niyo yung tinapay, tapos nilagyan niyo na, yun ang lagi ko naiisip eh. Lagyan niyo ng peanut butter. Diba? Sa mga feeding, yung peanut butter, gabahid lang. Alam mo yung gabahid, parang ano, gahinga. Gahininga yung ganun. Parang hindi mo parang maramdaman. Pero ito, talagang tumutulo ng lavish. Yung talagang over-over, nag-uumapaw. Ganun, yung lavish talaga. Lavish, lavish. Ayan, ang arte. Ayan. Talagang, ang lavish-lavish naman ng peanut butter and jelly sandwich. Ayan. Pero talaga, nag-uumapaw. Pinindot mong ganun, para kagatin mo, talagang wow, ang dami. Yung umay sa dami. Ganun talaga. Kasi ganun din ang word of God eh. Kapag lavish, hindi kulang. Corrects. Thank you, Sandra. Lavish, hindi kulang. Ayan. Kasi ganun din ang word of God eh. Pag binigay mo lahat, hindi naman maintindihan eh. Pero pag binigay mo unti-unti, 'di ba? Pero yun, pero iba-ibang kutahe, iba-ibang luto, pero yung word of God pa rin. Ang sarap ng pag iba-iba yung pagkaka-present, 'di ba? Kaya may social media eh. Tapos iba-iba rin yung nagtuturo sa iyo, 'di ba? Katulad nito, may iba-iba tayong teachers, 'di ba? Pero lahat tayo under the care of ano of Pastor Owen's family. Ayan. Syempre, they are guided by, ano, they are under authority as well. Ayan. Kaya, nakaka-bless na nararamdaman natin yung busog tayo weekly, diba? Sa ganitong setup. Ano, nakakatuwa. The Word of God is always available to us. Oops. Teka lang, ha. Nag-advance. Ayan. Marami po tayong suliranin sa buhay. Nakasuliranin. Pero, etong 2 Timothy 4 verse 17 ang sinasabi, but the Lord stood with me and gave me strength. Marami pong pagsubok ngayong linggo, ewan ko kung ako lang ah. Pero nakalimutan ko eh na ito yung topic kasi nasa isip ko John 3:16. John 3:16 syempre kasi ang lawak niya. Tapos, ang sarap niyang bulay-bulayan. Tapos, biglang nakalimutan ko, ayaw nga pala, Father's love nga pala. Oo nga, no, Lord, thank you. Lagi ko lang sinasabi, Daddy God. Then, yung isip ko, kasi, pag John 3:16, yung salvation, yung wholeness of the Christian life, yung ganyan, kasi, diba, sarap. Pero, dahil June ngayon, ipag-usapan natin yung pagmamahal ng isang ama, which, very, very challenging pa. Sa personal, ewan ko lang kung sa inyo may mga personal ano kayo na personal issues kayo na about the fatherhood of fathership yung mga ganyan, pero meron talagang kurot sa puso pag napag-uusapan ang tungkol sa pamilya. So may part na masaya, pero dahil Pilipino tayo eh, hindi pwedeng bigyan ng puwang yung hindi masaya. Laging merong mga funny moments diyan. Pero dun sa mga oras na may pagsubok, the Lord really stands with us and gives us strength. And saan galing yung strength na yun? Siyempre sa Word of God. Bakit nga ba sa Word of God? Ano ba ang Word of God? Because it is the our foundation of our faith, di ba? Ano yung 66 books, 2 testaments, merong old, may new, di ba? 40 people wrote the book na ang ginamit ni Lord para sumulat na libro na yan. Tapos, may books of the law, merong ano pa ba yan, merong books of history, may poetry. It's a complex book of so many wonderful things katulad ng nangyayari sa buhay natin. So, kung meron po tayong mga problema, makikita natin, ay, nangyayari na to kay ganito doon sa Bible. Kasi ang sabi sa Word of God, lahat ng nangyayari, umuulit lang.
Kasi, di ba, nasa Ecclesiastes po yun. What has happened now has happened before. Ganyan. So, tingnan na lang. Tingnan nyo. Search yun. Assignment yun. Ayan. Tapos, bakit nga ba the Word of God? Babalik tayo. Kasi, it is the love story. Na love letter pala. Love letter of God to us. So, all scripture, sabi sa 2 Timothy 3:17, is God-breathed. All scripture is inspired by God. Sabi dito, every verse is inspired by God or breathed out by God. Kinasian niya. He made it anointed. He laid, kung pwedeng, pwede na ba nating sabihin, he laid hands on it, di ba? But you know what? He spoke it out and it came to be. Diba? It's inspired by the word of God. It is profitable. Ano ibig sabihin nun? Sabi sa Isaiah 55:11, His words will not return empty, but it shall prosper for the thing in which it was sent. It teaches us, it rebukes us, it corrects us, it trains us in the way of righteousness. Ano ba yun? It sanctifies us kahit na nagkakamali tayo sa araw-araw so that we may be complete. Sino ba yung we? We, the man of God, sabi sa 2 Timothy 3:17, that we may be complete. Ano ba ibig sabihin ng complete? To be transformed in the image of Christ. We can be complete, equipped, di ba? We can be equipped for every good work that enables us. Alam niyo, good work, it enables us to love God and love others. Parang yung continuation lang to nung Thursday ko, ah. Sabi, di ba sabi ko nga yung namatay din si Jesus para sa kanila. Sa world, meron tayong talagang ganyan. Ayun, namatay din si Jesus at nabuhay din siya muli para sa kanila. And it enables us. It widens our horizons. Yung ating pag-iisip. It renews our mind, di ba? And that is a good gift, di ba? It is a good gift to think like God, to do like God, and to be like God. Because what transforms us is only the word of God. And that is a good gift that God has given to us. And that is an extension and a picture of His love, His word. So every good, sabi sa James 1:17, every good and perfect gift, every, which means every trial, di ba? Every, even, sabi sa Romans 8:28, even trials can be used. Sabihin na lang natin na what the devil meant for evil, God can make it good. Ayan. Kasi minsan may mga trials na hindi naman talaga, hindi bigay ng demonyo, kundi gawa natin. Diba? Dahil ano, meron tayong, nagkakamali tayo. Pero, what the devil meant for evil, God makes it good. So, every good and perfect gift, what is a good and perfect gift? Diba? Jesus is the best and perfect gift. Diba? Because in Matthew 7 verse 11, God, it is said that God is a generous God. Eh, diba talaga naman? Diba? There are endless reasons to praise God for His wonderful gifts and His gift of sonship to us. Ibig sabihin ng sonship, hindi yung daughtership ha. Diba yung hindi ito by gender, but it is by position. Kung ano yung, what you think about your, how you see yourself. Ayan. Kasi alam mong pag anak ka, alam mong anak ka, you're already right with your dad. So it is no question. Diba? Sabi dun sa parable of the prodigal son, diba? Ang pinaka ginawa niya, niyakap niya, tapos niyakap siya ng ama, tapos nilagyan siya ng robe. Get the best robe. What is the best robe? The robe of righteousness. Because that is the first thing that we should learn about if we, kasi meron kang faith, pero you don't know that you are right with God. What can that do? Diba? Kasi how can you pray effective prayers if you do not know that you are right with God? So first off, we have to know that we are the righteousness of God. We are right with God. So that we can come boldly. Diba? Boldly, walang alinlangan. Parang bata na umiiyak ka, munta ka dun sa, hindi mo sasabihin, naku, baka mata, baka hindi ako tanggapin ni Daddy God, ganyan. Hindi, para kung bata, diretso ka dun, kahit may kausap pa siya, diretso ka dun sa lap niya. Daddy, kasi ganito eh. Alam mo yon.
Meron kang ganun. Pero may time na para kang Queen Esther din, na alam mo na, you know, that you have the right to come in, di ba? So, kaganyan ni God sa'yo, oh, my daughter, kanya. Gaganyan niya yung golden scepter, which denotes also righteousness. Ano tayo sa James 1:17? Ang sarap pag-usapan. Ayan, James 1:17 says, every good and perfect gift is from above. From who? From Daddy God. The origin of everything good is Daddy God. So even this unconditional love is from above, from Daddy God. Paano yan? God is good and the devil is bad. Lahat ng mabuti galing sa Kanya. Coming down from the Father of Lights. Diba? Sabi sa John 1:4-5. Jesus is the light of men. Tapos anong sabi niya sa atin? You are the light of the world. So as He is, so are we in this world. Diba? Ang galing-galing. Father of Lights, who does not change. Diba? He is constant. Yun yung integrity. Yung integer, diba? Yung sinabi ko on Thursday. Integer. Kaya, oh, ano ba yan? Integrity. Yung kaya nga, na, kaya pala nasa, ano ba to? God is also in math, di ba? Nasa algebra siya. Kasi yung integer, yung integrity niya, kasi hindi nagbabago. 1 is 1, 2 is 2, 3 is 3. Di ba? Ayan, yung mga ganyan. Tapos, pero huwag yun ang hanapin si X. Joke lang. Wala yung ba? Ayan. Joke lang. Para sumaya. Ayan. Tapos, But the Father of Lights, di ba? Who does not change like shifting shadows, di ba? Yung shifting shadows, ano ibig sabihin ng shadows? Shadows depend on a light source. Ayan. Isipin mo, no? Shadows depend on a light source. God depends on nothing but Himself. Ayan. Hindi siya nagbabago. Hindi niya, di ba? Tayo pa nga ang kailangan ng shadow of His wings, di ba? That we may find refuge. Naalala ko yung pangalan ni Pastor O sa ano, refuge, refuge, di ba? Merong ano, we find refuge in Him. So every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of Lights, who does not change like shifting shadows. That is the love of God. It never changes. My kanta. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I. Diba? I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. Oh, children's song. Pero, kantahin ko nga yung minsan. Yun. Pero diba, napaka, if we all become like children, we will be more in touch with what God has given us. The gift of identity. The gift of identity and the gift of integrity. And that will always remind us kung ano yung unconditional love ng isang ama. Kasi ang isang ama, binibigyan kanya ng katayuan sa buhay, di ba? Binibigyan kanya ng tibay, ng pundasyon, ng what, di ba? Sabi nga, if, pag nagbubunot ako ng ipin, tapos mapaypay na lang po piano. Sabi ko, wala na pong pag-asa. Ultimatum na po. Kailangan na pong tanggalin. Wala na po tayong magagawa. Hindi na po maaagapan. Kinalulungkot ko. Diba? Kasi minsan ganun na talaga. Anong basis nun? If the foundations are destroyed, what can the righteous do? Diba? What can the righteous tooth do? Wala. Eh kung ginawa nga siya napakatibay, tapos yung pinagkakapitan niya naman, yung pinagkakapitan niya namang alveolar bone, kasi nakakatong nakaganyan yung ngipin doon sa alveolar bone. Eh kung nasira na, minikrobyo na o hindi na alagaan, di ba? Ano mangyayari? Kaya importante yung may foundation tayo. And the foundation of the Father's love is our identity in Christ, di ba? Kung hindi po natin kilala yung sarili natin, paano natin matatanggap yung pagmamahal niya? At paano natin, pag hindi natin tinanggap yun, yung pagmamahal niya at hindi natin kilala ang sarili natin, paano natin maibabahagi sa iba at maipapalaki ang kingdom of heaven, di ba? Thy kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So anong sabi ni Daddy God? Sabi niya, we are loved.
Pwede niyo po sabihin kahit hindi kayo mag-unmute. Sabihin niyo lang ah. I will say it and you say it. Sige ah. Sabihin niyo po, I am loved. I am loved. I am chosen. I am accepted. I am delivered. I am approved. I am redeemed. I am forgiven. I am royalty. I am made new. I am righteous. I am forgiven. Tapos ba yun? I am royalty. I am made new. I am victorious. I am safe. I am saved. I am equipped. I am set free. I am renewed. I am strong. I am beautiful. I am never alone. I am blessed. I am courageous. I am God's masterpiece. I have a purpose. I am a child of God. I am a son of God. And that is who we are in Christ. And ipopost ko po ito sa I am who you say I'm. Amen. Ipopost ko po ito sa JC. Diba? Sabi po sa Hebrews 4:12, lahat po ito ay nasa Word of God. Hahanapin niyo po at titingnan niyo po kung sabi ko sa love ako ni God, anong verse pala yun? Ayan, may gagawin po tayo ngayong linggo. So for the Word of God, sabi sa Hebrews 4:12, is living and active. Is living and effective. The Word of God is the voice of God spoken through prophets and scripture. Jesus, His word leads to salvation and sanctification. Sa totoo lang, yun talaga yun. Yung Jesus saves, di ba? Jesus sanctifies. Jesus is all in all. Kaya yung with all I am, ay nako, Jesus, you are my all in all talaga. The word of God is living and effective. Living, sabi dito, 1 Peter 1:23, living and enduring. Diba? Sabi kanina no sa first part ng aking when I started this hour, sabi, it is breathed by God. It is God breathed. It is sharper than any double-edged sword. It penetrates, it pierces, 'di ba? It pierces. Ano ibig sabihin nun? It is able to discern as far as the separation of soul and spirit, 'di ba? We are spirit, we have a soul, and we live in a body. O diba? Makaka-decide ka between what is soulish and what is of the spirit, what is of the mind, will, and emotions. And yung soul po yun. And what is of the spirit? Because the spirit receives only the word of God. And the joints and marrow, isipin nyo yung joint, yung nasa dulo, yung nagbibigkis ng bawat joint natin. Pero yung marrow, yun yung gumagawa ng dugo sa loob ng buto. Ganun yung pagkakaiba niya, din i-discern niya. Pero sa atin, bilang tao, pag may masakit, basta masakit lang. Pero ito, napansin ko to eh, pag may nakaka-offend, na sa akin lang ha. Ngayon na, lately, dahil maano yung ano ko, na maano yung ano, dahil nakamarinate ka sa Word of God, parang nare-renew yung mind mo. Una, may sinabing masakit, ano? May narinig kang masakit, tapos address to you. Eh, ako nakishare ko ito kay Miss Fam Lin eh. Tapos sabihin ko, di ba Miss Fam, biglang malalam, parang may proseso ng isip ko. But delayed reaction, masakit yun ah. Parang iisipin ko, magre-react ba ako? Hindi, natawa ako. Natawa ako kasi naisip ko, sabi ko, natawa na lang ako kasi, hindi, sabi ko, nabago na pala ako nung, sabi ko, hindi mo napapansin na bago ka na pala ng salita ng Diyos. Dahil, na may ginagawa ang salita ng Diyos sa'yo. Kahit na, hindi ko na i-detalya. Marito sa sarili. Pero di ba, hindi ko na i-detalya. Pero pag isipin nyo, pansinin nyo rin yung sarili nyo, mababago din, na nababago na kayo ng salita ng Diyos, na hindi ka na na-offend. So na-offend ka dati. Di ba? It is able to judge the thoughts and intentions of the heart. Only God is our judge, di ba? Hindi naman yung judge bubble gum. Pero walang taong pwede magsabi, hindi mo deserve. Well, hindi natin deserve lahat because Jesus lang may deserve ng lahat. Di ba? Because we, every time God gives an assignment, it is because we are the righteousness of God in Christ.
And He chose us for such a time as this. Ayan. Kaya, no creature is hidden from God, sabi nga sa Hebrews 4:13. Diba? All things are naked. Sabi ng mga black, naked. Naked and exposed to Him. Diba? Who we must give an account. Okay? Exposed to Him who we must give an account. So, ayan. Yung mga judge na He is the Word of God judges the thoughts and intentions of the heart. So, makikita natin na, ay, hindi ka na pala na-offend, hindi ka na, love is not easily offended, diba? Ayan. So, Ephesians 2, verse 19 to 20. So then, at dahil dyan, you are no longer foreigners and strangers. Diba? Sabi sa Ephesians 2, we were foreigners to the covenant of promises without hope and without God. Noong hindi pa natin alam na mahal tayo ni God. Basic lang yan eh, mahal tayo ni God. Yun yung pinaka, kung merong, marami akong kinwento dito ngayong Sunday na ito. Pero kung may matatandaan tayo, dapat yung mahal ako ni God. Ayan. Ganito yan, tinturo ko sa mga bata. Mahal ako ni God. Ayan. Ayan. Lagi ko sinasabi, dapat may po, para may galang. Ayan. Sabi sa Ephesians 2:19 to 20. So then you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens, because our citizenship is in heaven. Fellow citizens with the saints and members of God's household. Pag member ka ng God's household, hindi ka lang basta tau-tauhan, hindi ka yung yaya na nakaano. Hindi. We are prince and princesses. We are royalty. Built on the foundation of the apostles and prophets with Jesus Christ Himself as our cornerstone. Sabi sa Ephesians 2:13, but now, in Christ, you who were far off have been brought near by the blood of Christ. Wow! Diba? By the blood, His blood covers us and His unconditional love for us. Diba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yung only begotten Son na yun, nandun na yung greatest gift, which is the blood of Jesus that covers our multitude of sins. Yun. So sabi sa Isaiah 28:16, I have laid a stone in Zion, a precious cornerstone. Yung cornerstone na yun ay si Jesus Christ. Siya yung foundation. So what did Daddy God give us? He gave us His all. So we must give us Him His all, as our all as well. Pero hindi naman niya kailangan ibigay si Jesus eh, di ba? Pero ginawa niya. Tapos si Jesus, pwede may decision naman siya, di ba? Pala decision. Yung may mga taong pala decision, naalala ko yung word na yun. Pero sa totoo lang, kung meron tayong gagawing pala decision, ang decision na natin ay unahin natin yung isipin yung Word of God, dahil yung Word of God ay ang magpapatibay po sa atin. Yung unconditional love niya ang magbibigay sa atin ng kalakasan, kagalingan, karunungan, mga plano sa buhay. Siya ang magbibigay sa atin. Kaya, naku, hindi niya lang alam. Kanina umaga, sabi ko, akala ko, pag nag-share ako ngayon, magkakagulgul ako sa iyak. Kasi sabi ko kanina, hinahanda ako. Ano, naghahanda rin ba ako, Lord? Ano ba to? Talagang ano, medyo ang dami ko rin din nagdadaanan lately. Tapos alam niyo yun, nakakapit din po ako sa salita ng Diyos. Tapos natutuwa po ako na feeling ko rin na ako na nagsishare ng word talaga ngayon na, Lord, thank you. Binigyan mo ako ng confidence na sabihin ng iyong salita. At saka itong assignment na ito, nagpapasalamat ako sa mga pastor natin na ganito yung mga words na, mga assignment ba na binibigay, kasi nakakatulong po sa akin talaga, whether I am called pastora or not, or doktora. This is just me. This is Vani, the daughter of God. Kaya, salamat Panginoon sa araw na to, sa buhay na binigay mo sa amin. Salamat Lord, lahat kami, meron kaming kanya-kanyang pinagdadaanan. Meron kaming lahat race na meron kaming assignment sa iyo. Pero Lord, thank you po na pinapasaya mo kami sa bawat araw, pinapalakas mo po kami according to your word.
And thank you, Lord, you give us your kind of integrity, your love, your amazing love. At dahil dyan, tayo po ay dumako sa ating communion. Ang sabi niya po sa inyong sa kanyang salita, do this in remembrance of me. We remember your blood, Lord. Thank you for your wonderful love. At sabi niyo po sa inyong salita sa John 3:16, for God so loved the world that you gave Jesus, your only begotten Son, that we, whosoever believes, shall not perish, but have everlasting life. So we believe you, Lord, and we believe in the covenant you have given us. Thank you, Lord Jesus. Let's partake of the bread and drink in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, for your blood and your body. We declare healing. We declare prosperity. We are covered by the blood of Jesus. No weapon formed against us shall prosper. Angels are charged over us. Thank you, Lord. You rebuke, Lord, the devourer for our sake. And thank you, Lord, for the businesses na nandito na represented here. We thank you, Father, for flourishing and money flow. We say money cometh for the sake of the gospel. Thank you, Father, for pastors after your own heart who lead us with knowledge and understanding. Bless them, Lord. Kumpletuhin niyo po ang lahat ng kailangan nila upang mailapit po nila kami sa inyo and they will devote their time to the study of the word and prayer. Salamat, Panginoon, sa mga mini-mentor na nire-raise up. Salamat, Panginoon. It is your good pleasure, Father, to give us the kingdom. Thank you, Lord, for more wisdom sa bawat isa sa mga hindi po na kasama namin ngayon. Tinataas po namin sila sa inyo. You perfect that which concerns us. Thank you, Lord, for we are always safe. We are always covered by the blood and angels are truly charged over us. And thank you, Lord, for healing sa anak ni Femiel. We speak healing to his digestive system. I say hush and perform in the perfection God created it to function. I speak to every cell, muscle, tissue, organ in his body. In Jesus' name, be well. Hallelujah. In Jesus' name, amen po. Back to you, Ms. Fang. Thank you.
Amen. Praise God. May God unearth the unsettled and unhealed places in your life so He can heal, renew, and restore you. May He reveal a fresh revelation of His love and a new assurance of His grace. May He pour the oil of joy and gladness over your head. May He give you pools of blessing to splash your feet in. May His unfathomable greatness bring a fresh mystery and power to your prayers and perspective. And today, throughout the day, may you look up above your circumstances and remember that you're somebody God loves, treasures, equips, and calls. He will make a way where there's been no way. Trust Him and choose joy today. Thank you, Lord. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His shalom peace. Thank you, Father, for your blood that covers us. Angels are charged over us. No weapon formed against us shall prosper. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Lord, you make us your family. We are your family, Lord. Happy Father's Day, Daddy God, in Jesus' name.